Face to Face was brought to you by Ever Milena. Beauty in you. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Didri kapatid, sagot kita. Mga masama, lagot ka na. Ang babangga, magigiba. Aaksyon na agad sila! Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi sa San Isidro, Magalang, Pampanga, mga tanod na manipula ang sahod, ibinulgar ang report ng COA ng pera nila. Si Kapitan Rao ang may firma sa kubransa. Totoo ba ito, Kapitan? Kukubrahin natin ang pera, may tubo pang hampalos sa ambush. Dalawang sundalo na nakainom lang ng alak, akala eh libre ng mag-upa. Dalawang binantilyo, good fish sarado. Mga sir, intayin niyo ang kontra-upak ng respak para kayo'y mga siba. At dahil Biyernes, oras na para sa accomplishment report. Ang mga inaksyon na namin problema, abangan! Mga kapatid, dito walang hold departure order. Lalarga kami ng lalarga anumang oras sa bisa ng programang pinakamaangas. Sasagasagat na may anumaya, bubunggoy ng mga abusado, walang pero-pero, walang preno-preno, walang makailang sa bakbakan na. Mga tiwali at pabaya, walang kawala, panaragutin, ambush! Sa San Isidro, Magalang, Pampanga, ang mga tanod ay kulang, kundi man walang sinasahod. Pero bakit sa report ng COA ay may 500 piso sila buwan-buwan na kinukubra ang sweldo? Ano ang kanilang kapitan? Hindi na kailangang i-memorize yan. Kahit pikit mata, iisang tatamaan ang ambush. Magpakatatag ka na, kapitan! Sweldong kulang-kulang at ang ilan naging tiway pa daw. Yan ang reklamong idinulog sa amin ng may 80 tanod ng barangay San Isidro. Sumasahod po kami kada quarterly noon, 500. Binibigyan kami ng mabait namin, Kapitan. 500 quarterly. Sa lagay na ito, maswerte pa si Mang Magno at Mang Arnulfo na kahit paano'y may naiuwi sa kanilang pamilya. Ang kaso kasi ni Mang Salvador at ang kanyang grupo ni Singkong Duling walang sumayad sa palad nila simula na manungkulan si Kapitan Ronnie. Ang masama lang po, nakadawit ang pangalan namin dito sa payroll at nakita ko, hawak-hawak ko ngayon, nandito ang pangalan namin, mga guardians, na wala naman pong tinatanggap na sahod. Laking gulat na mga ito na makita ang mga dokumentong mula sa Commission on Audit. Ayon kasi dito ay may 500 kada buwan silang natatanggap. Habang sa tulong buhay ay quarterly kung itigay ni Cap ang sinasabing halaga. Lalo pang naghihimutok ang mga tanod ngayon nang makita ang mga pinaking firma nila sa record na isinumite ng kanilang barangay sa COA. Ang lehitimong firma lang sa manumalyang timebook and payroll ay ang kay Kapitan. Sinubukan rin namin hingin ang paliwanag ng kabilang panic, pero ayon sa sekretary ng barangay, absent daw si Cap. Absent po si Cap? Nasa tarlac natin, ano yung tumuha raw ng debt. Aba, swerteng lumusot pa sa ambos sa T3 Cup, pero sa dokumentadong kabalbalang ginawa niya, malabong makaligtas ka pa sa asunto. Nasa linya po ng aming telepono ngayon, si Kapitan Ronnie Pineda ng Barangay San Isidro, Magalang, Pampanga. Magandang hapon sa iyo, Kapitan. Kapitan? Hello po. Yes, good afternoon. Narinig mo kami, Kapitan? Opo. Alright, ano ho nangyari? Bakit sinasabi ng COA may natatanggap na 500 piso kada buwan ang iyong mga tanod, wala naman pala natatanggap at may mga pirma-pirma pa, Mr. Chairman? Basta po yung, reklamo nila sa akin, haharapin po na lang po sa ano, kung dadali nila sa kung saan man. Kasi po, yung mga nagsasabing ganyan, mga kalabang po yan. Ay, nakapirma ho. Meron hong mga pirma na tinatanong ho sila, sinisingil sila ng COA ngayon. Pero ang lumalabas ay mga fictitious, yung finorge mga pirma ng mga tanod, Mr. Chairman.
Opo, opo. Nag-usap na po yung COA. May ano na po sila dyan. May mga decision na po sila. Chairman, ikaw pa yung nakausap ko na sa wanted sa radyo, pa, kasi parin-parin reklamay, na may dengue, gumaling ka na o iba yon, ibang chairman yon? Opo, opo. Mahina po yung dating. Ikaw pa yung na-dengue na chairman na inireklamo na sa wanted sa radyo? Yung may dengue, hindi ikaw. Parang ironic. Hindi po ako, hindi po. Ah, hindi ka. Kasi may parehong reklamo. Oh. Yun naman, eh pati mga patay, nilagay niyo sa payroll. Ah, nilagay? Ganun din, ganitong ganito rin. Kaya nga, akala ko siya yun. So, sasagutin mo na lang ha? Ayaw mo sagutin dito sa amin kung bakit? Saan napunta yung mga sweldo ng mga tanod mo? Po po. Ha? Oh, chairman, paano yan kapag ikaw ay nakulong? Oh. Napatunayan? Oh, libre ng pumada? Ako nang papadala sa kulungan? Anyway. Pero po, mahina po yung ano, hindi ko narinig. Ay, sige na, okay na. Libre na ni Cotton Bobs. Kasi mahinang tenga mo, mahinang pandinig mo, bigi. Ay, hindi ko alam, eh, baka nagbibingi-bingihan. Anyway, Kapitan Ronnie Pineda, sige, maraming salamat na lamang sa iyo. Manood ka, ha? Samantala, nasa linya po ng aming telepono ngayon si Attorney Myron Cunanan, ang legal officer ng DILG Region 3. Magandang hapon po, Attorney. Yes, good afternoon po, sir. Opo, may reklamo po laban dito kay Kapitan Ronnie Pineda ng Magalang Pampanga, Barangay San Isidro, na hindi niya binibigay yung sahod na mga tanod niya at napatunayan nila yan dahil nakarating yung report sa COA na nagsumasahod ng mga tanod pero hindi naman pala sumasahod, Attorney. Opo, sir, I'm watching your TV po ngayon, segment po ninyo. Kung ano kasi, pwede siyang ma-charge dyan criminally, administratively. So, the administrative aspect yun lang po ang kuhan namin, ang area po namin. So, investigate lang po. Ngayon, if the complainants are willing to file the complaint, they could refer the matter before the Office of the Sangguniang Bayan of Magalang Pampanga. And concurrently, may jurisdiction din po ang kuhan dyan, ombudsman. De, pero kayo ho, imbestiga lang kang gagawin ninyo, hindi po ninyo sususpindihin itong chairman na ito, attorney? Sir, kasi ang one po ng DILG, we don't have the power to impose discipline or suspension po sa mga barangay captains. Supervision po ang nasa amin. Kasi ganito yung tulad, no? Magsasampan anyway, ng kaso, sir, sa ombudsman. And then yung ombudsman, ano ba, may decision na si Sibakit, ang DILG magpapa-implement. Ayun. Okay, sige. Kaya dapat yung ombudsman hindi naman nagpag-usap sa mga itong klase ng mga sitwasyon. Anyway, natin sa ombudsman. Ganun na siguro. Attorney Myron Cunanan, siguro pwede na umpisang imbestigahan yan dyan. Ano, sir? Sir, we have to receive the formal complaint from the complainants para matrabaho po namin kasi right. Document. We need to verify those kung may merit po ba talaga dapat yung kaso. Pati falsification po yung nakikita ko eh. Falsification. Tama yun. Pero criminal aspect, sir. Pero I heard, sir, ang pagkakalam ko kasi may nakafile ng case against kay Pineda before the ombudsman. I don't think if that's the same group or yung ibang grupo, sir. Baka ibang grupo. Baka so, ibang grupo. Siguro, Tol, dagdagan natin. Sa ombudsman, ipal yung kaso. Okay. Kompleto, Ricardo, kompleto dokumento. At sabay-sabay pupunta yung mga complainant in black and white. At pumunta rin sa DILG, sabi nila. Hindi, yung DILG naman ang mag-implement ng... Okay. Ako naman yung pato na parusa. Alam mo, sinabi suspension, DILG mag-implement noon. Tama ba ako, attorney? Sorry. Kapag limawa po, may nag-file po sa ombudsman and then may lumabas po na decision ng ombudsman na isuspindi. Ang DILG po mag-implement noon, di ba, sir? Apo. Sir, matanong ko lang, huling katanungan na lamang, dyan ba sa Region 3, sa lugar mo, marami bang mga kawatan na chairman dyan? Only the coach can decide on that matter, sir. Pero marami na rin po kaming ma-implement na decision ng ombudsman. Ayun, marami kawatan. O sige, anyway, marami salamat po, Attorney Myron Cunanan, ang legal officer ng DILG Region 3. Mga babae at batang inaapi, may respect na kay Tol Raffy. Dalawang sundalo ng bugbog ng dalawang binata dahil sa kalasingan. Para may ismasmasan, bubuhusan sila ng resbak ng kumukulong asupre. Este, ano ba yung asupre? Asunto. Oo, asunto. Mga bangas sa mukha at lamog ng katawan. Itong inabot ng magkaibigan Joel, Mina at Nolly Aragon sa mga sundalo ng Western Bicutan, Taguig City. Ang mga sigang sundalo, sina Private Jeffrey Cabal Jr. at Private Martin Manzano.
ng 525th Engineer Battalion ng Armed Forces of the Philippines, OFP. Dalawang linggo na nakalipas, naglalakad daw si Joel at Molly sa kabarang C5 Road para maghanap ng mga kainan ng lugaw. Ilang minuto pang nakalipas, biglang sumurpot ang lasing na sina Private Cabal at Private Manzano. Nasa loobong po namin yung motor na kahitaan namin na pasuray-suray, kaya tumabi na ho kami sa gutter. Galit na tinanong ng mga sundalo ang dalawang binata kung bakit sila nakaharang sa daan. Sabay, bigla na lang silang pinagsusuntok ng mga sundalo. Kita ko kasi yung kasama ko pinagtulungan, lumapit po ako, kaya ako na po ang nabugbog nila. Pinatunayan ang sumbong ni na Joel at Nolay sa pangamagitan ng kanilang medico-legal. Pinuntahan namin sa AFP office sina Cabal at Manzano para kunin na kanilang pahayag. Pero pansamantala raw silang nakabreak. Oy, Cabal at Manzano, saan man kayo nagtatago ngayon? Pumanda na kayo sa uppercut na rest box sa inyo ng T3. Okay, para sa nanareklamong ito, kausapin po natin si Master Sergeant Discoral Dijal, ang Philippine Army Sergeant Major ng 525th Engineer Battalion. Magandang hapon po, Sergeant Major. Magandang hapon po, Sir Rafi. Sir, bibira po kami makatanggap ng reklamo maging sa iba pong programa yung pang-abuso ng ating kasundaluhan. Kalamihan po talaga pulis. Pero kailangan po, bago pa man ito'y lumawa o gagayain sila itong dalawang sundalo ito ng kanilang mga kabaro, kailangan po ngayon pa lamang matuldukan na natin. Ito pong sumbog sa dalawang yung sundalo, sir, na nang bugbog. Kabago-bago lang po servisyo ng bugbog na, sir. Nga po eh. Kung mapatatunayan ang akusasyon laban sa kanila, hindi sila karapat-dapat na manatili sa servisyo. Sinira nilang imahe ng aming organisasyon. Mm-hmm. Hindi namin na tiyotolerate ang ganitong klaseng usapin, lalo na ay mga sibilyan ang kanilang inaagrabyado. Yes, sir. Yes, sir. Imbis na sila ang protector ng mamayan, sila pa ang laging aggressor nito. So, Sergeant Major, ano ho pwede niyong may tutulong dito? Kasi kayo ho ang Sergeant Major at may kapangyarihan din kay kahit i-recommenda sa Battalion Commander na isuspendi mo na ito, i-relieve itong mga sundalo na ito at confine to barracks, Sergeant Major. Opo, sir. Opo, sir. Pwede mo bang gawin yun? I-recommenda na ito na ma-relieve na muna at confine na lamang sa barracks at magwalis-walis na muna ng kampo na lang? Yun ang unang hakbang na ginawa namin, sir. Pag-report dito galing sa break, i-confine sa dito sa headquarters para maghantay ng investigasyon tungkol dito sa usaping ito. So, asahan namin na yung dalawang sundalo na yan, hindi na makakagala-gala pa. Diyan na lang sa kampo yan dahil yan ay relieved na ngayon. Maasahan nyo, Sir Rafi. At saka, ihintayin din namin yung reklamo ng mga kumplinan para magkakaroon kami ng proper investigation para mapatawan ng kaukulang parusa itong mga tawanan. Alright. Sige po. Maraming salamat po, Master Sergeant, Sergeant Major, Sir. Ang gagawin kasi natin dito, Tol, bukod sa, yan, administratibo kay Sergeant Major. Pero dun sa kaso kriminal, iba pa yun sa korte dahil may mga medical certificate naman yung dalawang mga nabugbog para dalawang kasong kaharapin ng dalawang sundalo. Ay, meron yung court martial. Meron yung tinatawag na Article of War 97. Dito sa Article 97, general article, na sinasabi dito, kahit na hindi sila naka-duty, bawal sa isang member ng militar na mambugbog o gumawa ng kakahiyan na maging kahiyaya sa organisasyon. Dapat lamang yung disorderly conduct. Mas iba na yun. Kabago-bago pa lang. Bago umabot ang sarhento, kapag ituldo ka na natin. Mga kaabo pa lang ata ito eh. Ay, private. Private, malayo pa. Paano kung naging major na ito? Major problem. Nako. Yari na. Sa pagbabalik ng programang gigiba sa pader ng mga palpak at abusado, ang reklamo laban sa barangay chairman na Batugan? Batugan naman ito. Batugan, ha? Yung isa kanina, Kawatan. Ito Batugan. Kawatan, Batugan. Magkatugma, magkarime, ano? Action natin live. Saludo naman natin ang mga kababayan natin. Walang sawang tumutulong sa mahirap na estudyante. Gamit lamang ang lapis ang kanilang misyon. Abangan. At ang mga problema ng inyong inilapit at aming naging action solusyon. Abangan sa Big Boss ng T3. Don't go away, but bye.